Natagpo ang patay sa kanilang bahay ang apat na magkakaanak sa Bacolod City. Patay rin ang isang bata na aksidenteng mabaril sa dibdib ng kaniyang kapatid sa Sultan Kudarat. Narito po ang unang balita. Nangangamoy at naaagnas na nang makita ang bangkay ng apat na magkakaanak sa loob ng kanilang bahay sa isang subdivision sa Bacolod City kahapon. Kinilala ang mga biktimang sina Jocelyn Nombre, kapatid nitong si Gemma Espinosa, anak ni Gemma na si Michael, at 6 na taong gulang na babaeng apo nito. May mga sugat sila sa ulo na malamang resulta ng pagpukpok ng matigas na bagay. Paniwala ng mga pulis, ilang araw nang patay ang mga biktima dahil noon pa raw Linggo hindi sila makontak ng kanilang mga kaanak hanggang sa may pumunta ng isang kaanak. Nalaman lang namin kanina nang tawagan kami tungkol sa nangyari. Wala talaga kaming idea. Wala namang forced entry. Wala naman silang kaaway. Pupunta lang ako dito pag may ibibigay. Dahil walang forced entry at walang nawawalang gamit, isinantabi na ang anggulong pagnanakaw. Sa halip ay matinding galit ang nakikitang dahilan sa pagpatay sa magkakaanak. Di raw bababa sa 2 ang suspect na maaaring kilala ng mga biktima. Isang person of interest na ang inimbitahan ng mga pulis. Dead on arrival naman sa ospital ang 10 taong gulang na si Angel Bliss Pototan matapos aksidenteng mabaril ng 7 taong gulang niyang kapatid sa Lutayan, Sultan Kudarat. Base sa investigasyon, pinaglaruan daw noon ng kanyang kapatid ang isang shotgun na hindi patukoy kung saan galing. Habang nilalaro ang baril, aksidente umano nitong nakalabit ang gatilyo at nabaril si Angel sa dibdib. Wala sa kanilang bahay noon ang ina at stepfather ng 2 bata. Yan ang unang balita. Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino.